Hi guys, welcome to my channel. This is Daddy Pao. If hindi pa kayo na-subscribe, subscribe na kayo. And para updated kayo sa mga videos ko, just click the notification bell para lagi kayo updated sa mga ina-upload ko. So syempre guys, ano nga ba ang SaiberVet? So ang SaiberVet guys is a company na halos bata pa talaga siya. Mag-1 year pa lang siya ngayong bare months. And they cater veterinary clinics and hospitals. And of course, ang maganda kasi dito, kung animal lovers ka, dog lovers, cat lovers, gusto mo maging virtual assistant, I think may in love ka sa trabaho na to kasi nga, yun yung ginagawa ng virtual assistant. Nag-assist ng mga veterinary doctors and clinics. Responsibilities nyo, of course, just like sa human, of course, medical scribing, phone calls, and also admin tasks like emails and booking of appointments and clients. So, typical work as a virtual assistant. So ngayon kasi guys, ang SaiberVet is hiring pa rin sila. Huwag kayong mag-alala guys kasi batch 32 pa lang sila, batch 26 ako. So ilan lang kami sa group is 18 lang kami and yung mga sumunod sa amin is around 7, 10 lang. So konti lang yung hinahire nila, hindi sila massive mag-hire. Kasi nga syempre gusto nila magkaroon lahat ng opportunity para magkaroon ng clients. Okay? Not everyone can get their clients agad. Merong iba na nakakakuha ng client agad, merong iba rin naman na matagal. Depende din kasi yan how you present yourself sa resume, so 1-minute video ninyo, and performance ninyo sa bibigay nilang training. So, yun, pag-usapan naman natin ngayon yung training guys. Ang training ni SaiberVet is only 1 week. Yes, 1 week. First 3 days nyo guys, pupunta kayo sa website na sisend nila, and then after nun, babasahin nyo yung mga module na nakalagay doon. So, maraming module doon and each module meron siyang corresponding quiz. So, kailangan mapasan nyo yung quiz at mataas yung grade na makuha ninyo doon para at least makita ng SaiberVet management na deserving kayo para maging a virtual assistant ng mga clients nila. So, kaya dapat tiyagain nyo yung pagbabasa at panonood ng mga videos na nandun para masagutan nyo ng maayos yung mga quizzes nila. Also guys, meron din naman silang shadowing sa dun sa training. Meaning, mag-shadow kayo sa isa sa mga virtual assistant nila habang nagme-medical scribe sila. Advantage kasi sa inyo yan guys, kasi syempre nga, yung shadowing, makikita nyo na dun kung ano yung mga EHR and EMR na ginagamit sa SaiberVet. And ang maganda dyan, dun din sa training website na yon, nandun na rin lahat ng mga EHR and EMR commonly na ginagamit ng mga veterinary hospitals and clinics. Pero syempre, kung yung client na ma-endorse sa inyo, meron siyang ibang preferred na EMR or EHR, mas madali nyo na siya maaaral kasi familiar na kayo sa mga ganong klase ng setup. Also, sa training kasi guys, ito maganda. Ito nagustuhan ko kasi sa SaiberVet. After the training, 1 week training, hindi nila kayo pababayaan. Meron pa rin silang mga trainings for everyone na wala pang client sa SaiberVet. Tuloy pa rin ang phone training nyo sa calls and also sa mga interviews para at least handang-handa kayo pag in-endorse nila kayo. Yun ang isa sa mga nagustuhan ko dito. Kasi guys, nung wala pa akong client at tapos na ako sa training ko, weekly nag-schedule pa rin sila ng mga trainings, meetings para dun sa mga VAs na wala pa client. Which is, I really appreciate kasi, di ba? Kasi hindi ka tulad sa iba na after ng training, wait ka na lang, hintay ka na lang. So, minsan, di ba, makakalimutan mo na yung mga na ituro sa'yo. Dito, guys, tuloy-tuloy sila and may access pa rin kayo doon sa mga training modules nila hanggat wala pa rin kayong client. So, yun ang maganda dito kay SaiberVet. Waiting time ko bago ako nagka-client is, yun nga, guys, 2 months, okay? Pero, guys, ito lang ha. Keep it real. Hindi lahat guys kagad nagkakaroon ng client. Depende kasi yan kung match yung profile mo doon sa profile ng client na gustong endorse sa inyo. Kailangan kasi mag-match kayo. Some people cannot understand that. So yung iba sobrang tagal, nagtataka bakit ang tagal kung magka-client. Maybe because walang ma-match doon sa profile mo. Meron namang iba, yung mga mahal talaga ng Diyos, kaka-training pa lang next week meron na silang client kasi napakaganda ng profile nila. So magkakaiba tayo. Being a virtual assistant, hindi automatically guys na magkakaroon kayo ng client. You have to understand that. Gagawa ako ng videos ng 5 mistakes ko before I applied as a when I applied as a virtual assistant for you guys to understand kung ano ba talaga ang experience yung pinagdaanan ko bago ako nagka-client guys, okay? And for me, advice ko sa inyo guys, yung mga
gustong maging future virtual assistant dyan, be patient. You need that. Okay, guys? Treat this application sa pagiging virtual assistant ninyo, excuse me, kahit sa ang company pa yan, as an extra first. Okay? If this is gonna be your source of income agad, mahihirapan talaga kayo. Hintayin nyo muna kayo magka-client bago kayo mag-reside sa current job nyo. Kasi pwede naman yun, guys. Okay? Para at least hindi kayo natitenga. Okay? Siguro, guys, advice ko na rin dun sa mga gusto rin maging virtual assistant tulad ko. Hindi ako professional, guys. Okay? Isa rin ako sa mga baguhan na mga virtual assistant. Pero siguro, ma-advise ko lang is always update your resume. If you think na meron kayong pwede pang idagdag sa resume ninyo, idagdag ninyo, ayusin nyo yung 1-minute video ninyo kasi very important yun kasi tinitingnan nyo ng mga kliyente. And also guys, keep practicing how to handle questions sa interviews. Maraming sa YouTube, actually sa YouTube ako natuto paano sumagot sa mga interviews. And I will make a video dun sa nangyaring interview sa akin para magka-idea kayo kung ano yung mga sinagot ko. Doon sa mga current followers ko, guys, syempre alam nyo naman na nandun ako sa isang company dati. Pero kasi, under recirculation pa rin kami hanggang ngayon. Kaya syempre, of course, let's be realistic about things. I need to pay some expenses, of course. Tatay na ako. So syempre, I need to check for other opportunities as a virtual assistant. Kaya nag-apply ako dito. So ayun yung mga reasons ko bakit nandito ako ngayon sa SaiberVet. Syempre, kung sino ko na magbigay ng kliyente, doon tayo magtatrabaho. Syempre, di ba? Kailangan natin kumita para sa pamilya natin. So, syempre, lahat gagawin natin para lang kumita, di ba? Okay, guys. Para doon sa mga interesadong mag-apply sa SaiberVet, please email marymargaretstaples@gmail.com. So, minsan matagal lang siya mag-reply kasi nga ang daming nag-a-apply sa SaiberVet. And sinasala niya talaga yung mga deserving na ma-interview. Kasi talaga, guys, dito, para makapasok kayo, kailangan meron kayong medical background. Very important yan. If you have any healthcare experience then sa BPO, better then, guys. Okay? May chance kayo na makapasok sa SaiberVet. And also, guys, advice ko lang doon sa mga aspiring VAs, be patient, guys. Okay? Naiintindihan ko kayo. Ako rin, ang tagal kong naghintay ng client. Nagka-client ako before and then ilang weeks lang, boom, nawala agad because nagsara yung account. And ngayon, ito, there's an opportunity again for me. I always thank God for the opportunity, guys. Treat this as an opportunity, guys, okay? Kung naiinip kayo, guys, wag. Kasi this is an opportunity God gave to us. A chance to have a good salary, a opportunity to have a good position in life pagdating sa trabaho na hindi na natin kailangan bumiyahin, hindi na natin kailangan ma-stress in a stressful environment. We are in the comfort of our home. Isipin nyo na lang yung mga positive things na makukuha nyo pag virtual assistant kayo. Just wait, okay? God's perfect timing, believe on that, okay? Thank you for watching my video, guys, and I hope to see you again sa susunod ko na vlog. I promise I will vlog my 1-minute video and my interview. Thank you very much and God bless, guys.